Nangyari po siya kahapon, Idol. Si Menda De Quino. Ito, kung maalala nyo, Idol, yung nagger daw po si Mrs. Kaya hindi na po si Mr. I remember. Malabas Madam, sabi ko eh, bakit ano bang klaseng nagger itong si Madam? Sabi niya, bazooka po yan, sabi ni Mr. Romy De Quino. Eh, ma'am, kaganda-ganda ni ma'am, tapos ikukumpara sa bazooka. Mukhang si ma'am talaga nag-ready ah. Mm-hmm. Alam niya, makaka-face to face niya si sir. Papasukin si Mr. De Quino. Mas maganda pa kayo sa hapon, sir, kung mag-ayos kayo ni Mrs. Pag hindi kayo mag-ayos ni Mrs., eh, masamang hapon ko. Sir, salamat naman po at pinagbigyan mo kami dito sa aming panyaya. Gusto namin kayo magkaayos na ni Mrs. Opo, sir. Now, kayo po ay lumayas dahil eh, palagi ho kayong binubunganga ni Mrs. Opo, sir. Sabi naman ni Mrs. kahapon, give her another chance na para siya ay magbago kung ano man yung kanyang pagkukulang sa inyo. At syempre, kayo din magbabago. Opo, hindi magbubunganga itong isa nang walang dahilan. Opo, sir. Meron talagang trigger factor, reason kung ba't siya nagbunganga, meron kang ginawa. So, usap na maayos, magpakatawaran. Okay ba sa'yo? Okay po, sir. Madam? Sige, sabi ko sa kanya, ba't hindi po siya umuwi sa bahay, naghihintay po ako doon sa mapinto. Abang nang abang ako sa kanya, hindi naman po siya umuwi. Pero sir, ang reason talaga kung bakit si ma'am pumunta rito at gusto rin namin kayo makausap ay sapagkat kalimutan na nga po yung mga kasama ng pareho. Opo, po, sir. Opo, sir. Isa. And then, magsama na kayo muli. Opo. Ano sa palagay niyo po, sir? Basta tigilan niyo po yung bunganga eh, sir. So, okay. Sige. Ma'am, so titigilan niyo na lang po yung Opo. Inyong pagbubunganga. Opo, sir. Pero, dito sa amin, hindi po one-way street ito. Two-way street, okay? Opo, sir. Titigilan niyo pagbubunganga, dapat do your share, tigilan mo rin yung pagiging lasinggero. Opo, sir. Lasinggero ka pala, gabi-gabi. Hindi po, sir. Bira. Sir, okay uminom, sir, ng once in a while? Opo. Okay, kasi nung mahinginom pa ako, bagay, araw-araw din ako. Hindi maganda. Pero kung ikaw ay manginginom, sana sir, siguro once a week, every Friday, Saturday. Pero yung Monday to Sunday. Binibilang ko pa ngayon siya ng alak, sir eh. Umapait pala si Mrs., binibilang ka ng alak. Oh, minsan sabi niya, oh, bakit mo ko binilhan ko para mag-inom lang siya sa bahay. Tapos kasi, pulutan, binibilang mo siguro, chooks to go. Eh, hindi po, alak lang. Alam mo, ganito ay, gusto mo binilhan siya ng masarap na pulutan. Ayan, oh, yung chooks to go, pag itong binili mong pulutan sa kanya, ma'am, titinuto kasi sa sobrang sarap, makakalimutan niya lahat ng kasalanan niya. Kasi ito yung paborito kong manok. Ito yung nag-iisang manok ng bayan. Masarap to kahit walang saucer. Subukan mo bumili ng ganito. Binibilang ka pa pala ng alak. One bite-bite pala ni ma'am. Isang beses lang naman po yun, sir. Pero nung hapon na nag-away po kami, kaya ako umalis sa bahay kasi anong oras na po kami natapos ng kapatid ko, mag-6:30 na, eh nagbumili po yung kapitbahay namin ng alak. Di, napainom po kami doon. Di, nagalit po siya. So ngayon, sir, okay na. Balikan na kayo. Okay, basta magbaguhin niya lang po yung bunganga, sir. Pagbigyan ko siya. Oh, babaguhin yung bunganga niya. Babaguhin mo rin yung bunganga mo sa kainom ng alak. Pare yung mga bunganga magbago. Kasi siyempre, saan dumadaan yung alak, di sa bunganga mo rin. Opo, sir. Oh, di ba, sir? Opo, para sir. Patas naman, sir. Okay ba yun, ma'am? Inom pa rin siya? Opo. Oh, walang problema, sir. Oh. Pag may okasyon, lalo na mas maganda kung may okasyon. Kasi pinapabayaan ko naman po yan siya mag-inom, magdamag, sir. Eh. Saka maganda rin, ma'am, yung ginagawa mo, bilhan mo siya ng alak sa bahay na lang. Opo. Safe pa. Malayo ka sa gulo. Opo. Di ba, sir? Opo, sir. Ba't masamang tingin niya? Gusto mo ata sa beer house, eh. Yung merong mga sumasayaw-sayaw sa mga ilaw-ilaw na umikot-ikot. Si sir talaga. Oh, tumatawa si ma'am. Yung mga agogo dancer, wag yon. Ayaw ni ma'am yun. Di ba, ma'am? Opo. Doon ka na lang sa bahay, tapos inom ka, may pulutan kang chutes to go, tapos may music ka, nagikinig ka, okay na yon. Tapos kausap mo si ma'am. Hey, minsan nagiinom naman kami yung dalawa eh. Oh, okay yon. Opo, sir. At least, tapos pag-usapan yung problema, yun yung mga plano nyo sa buhay, okay yon. Opo, sir. Eh, kasi hindi kasi minsan maintindihan yung mukha niya, sir eh. Bakit? Lagi na lang. Anong galit? Problema sa mukha ni ma'am? Kaganda-ganda ni ma'am. Lagi na lang po kasing nagagalit, hindi maintindihan. Sige, sabihin na natin yun ang pagkukulan ni ma'am, lagi nagagalit. Pero meron din nagtitrigger, may trigger factor yan. Opo. Ma'am, ano yung mga dahilan bukod sa pag-iinom ni sir? Ano yung dahilan kung bakit nag-uumpisa ka magbunganga? Dahil nga hindi niya kami binigyan ng panahon. Oh. Si lumabas? KSP, kulang sa pansin. Bigyan mong pansin. Yan po sir, kasama sa responsibilidad mo bilang lover boy na ni ma'am, bilang husband. Opo. Araw-araw po kaming magkasama niyan, sir. Tulog tapos, naman po siya, sir. Pagka-taxi niya, tulog. Kakain, tutulog. Siyempre, sasamahan kita mamalingke kung saan tayo magpunta. Tulog. So, wala ng life. Ha? Wala minsan na. Wala. Ay, kaya naman pala. Eh, bigyan kita
kita ng robust. Okay, bigyan mo ng robust. Ano gusto mo, extreme o yung regular? Extreme daw, sir. Extreme, okay. Sige, hindi ka. Oh, tumawa si ma'am. Okay, approve na yan, robust extreme. Hindi, seryoso to. Alam mo, sa pagsasama ng mag-asawa, kailangan din yung parte ng pagsasama yan. Eh, dyan naman tayo nanggaling lahat eh. Hindi, totoo yan. Dyan tayo. Tatawa-tawa kasi itong si Kay. Napaka-inosente to. Siguro wala pa itong boyfriend. Virgin pa ito. Magkalamanap sa mundo. Hindi, lahat po tayo, ako, ikaw, kayong lahat nanonood dyan, tayo ay product ng sexual act ng ating mga parents. True yan. Kaya huwag kayong magtatawa. Ito si Kay. Ganun ang ganun si Kay. Oh. Sir, from now on, bigyan mo siya ng tamang pansin. And then, kung hindi mo kaya, pagod ka, siyempre, pagod, mahina yan, uminom ka ng robust. Okay yan. Ibibigay ko yung robust para kay Mrs. Tang, huwag sa ibang mong gamitin. Kung hindi, away tayo noon. Okay, sir? Okay, sir. Okay na, ma'am. Okay na po, sir. Salamat po. Okay na. Salamat. Sige. Bati na sila. Punta na doon. Bigyan natin lahat ng suporta kay. O, ba't si Kay kanina pa nakalipan? Ganun lang ka na si Kay. Parang gusto mo na ito mag-asawa. Excuse po. Madam. Pwede na ngayon na po siya uwi sa bahay. Ay, siyempre ngayon na. Di ba, sir, ngayon na? Sige po, sir. Oh, asama, sir. Netizen, sir. Anong request ng netizen? A kiss. Opo. Ay, siyempre, be a gentleman. Kiss. Ano yan? Pregnancy test po. Oh. Para maniwala siya. Dito ka na po kanina. Wow. Kita mo, sir, buntis. Congratulations. Pang ilan yung baby na yan, madam? Pangalawa po. Sir, congrats, ha? Opo, sir. Salamat po. Oh, kung lalaki yan, may junior ka na ba? Wala pa? Wala pa po, sir. JR na yan. Kung lalaki. Kung babae, juniora. Opo. O, yung pag-split, anong pangalan mo, sir? Romy Dekino po, sir. Romy, ikaw, ma'am. Minda po. Romin. Romin! Romin. Ano? Romin. Paglalaki, Rominda Rob. Sir, tumatawa kami dito ngayon kasi masaya po kami. Ganito kami kapag meron po kami na pagbabati, we're very happy. In-interview nga ako si, ano, masaya ko lang tumabilis lang, kay Mr. Sito Beltran. Panorin po yan yung agenda. Napakagandang programa yan. Isa ako sa mga interview, sabi ni Mr. Beltran, paano ko na-handle yung mga cases. Sabi ko, kasi I take it personally. That's why siguro effective yung show. Dahil talagang gusto ko masolve. Pag hindi nasosolve, malungkot ako. Totoo naman po talaga yan. Nakikita naman yung mga netizen na I'm not lying. Kasi I put myself on their shoe. Paano ko ako yan? Paano ko mag-anak ko yan? Paano kong tatay nani? Siyempre, gagawin ko lahat ng mag- kabati sila o masolve yung problem dahil kapag hindi, masama ang doon ko. Pag merong tayo na-accomplish, masaya kami. Pag wala ka tayo na-accomplish, malungkot kami. Yun ang downside sa akin. Pag may mga problema, hindi po namin nabibigyan ng solusyon. Dito po ang tama sa akin. Yung iba nga niya nakikita sa mata ko, lumalalim na mata mo. Anong dahil ang mata ko nagtalamin? Sabihin ko na sa inyo yung sekreto, diretso ko dito. Para hindi na ako punahin kasi kuminsan mga netizen eh. Sabihin, oh, ang lalim na mata mo, idol. Lalagyan ko ito para hindi na kayo magsasalita. Ayun. Hindi na malalim mata ko. Akala niyo may grado to. Walang grado to. Tama siya. Walang grado. Lalagay ko kasi mga neto sabihin eh. Idol, yung mata mo ang lalim. Kawawa ka naman. E di, lalagay ko yan para hindi makita yung eyebag. Kasi kuminsan, totoo po ito, hanggang 12, 1 o'clock in the morning, gising pa ho ako. And gigising po ako 6 o'clock. Pag gising ko ng 6 o'clock, 6:30, nag-exercise po ako dyan for 1 hour. Treadmill, tapos may binili ako yung weights. Yun po yun. Kaya pagdating ko dito, sasabihin, malakas ako, pero sabihin naman netizen, mag-rest ka naman, idol, pagod na pagod ka, kawawa ka naman. Sabi ko, ayoko na mapuna. Ngayon, simula nung naglagay ako nito, oh, wala na kayo mapuna sa akin, ha? Meron pa ba? Wala na. Wala na. Wala na, oh, alisin ko na yan. Kunin mo na ito. Wala na ba? Oh, wala. Oh. Wala na eye bag, di ba? Kasi natulog-tulog ako ng sunod-sunod itong weekend. Pinigil ko matulog, uminom ako ng ano. Good night. Totoo, uminom ako. Tanghali, patapos kain, tulog ako ng alas 2, gising ako ng alas 6. Tulog ako ng alas 12 ng madaling araw, gising ako alas 7. Good night yan. Dami ko ng salita. Kasi alam mo bakit dami ko salita ngayon? Eh, very happy po kasi ako dahil dito. Ma'am, ano ba yung mga sinasabi sa inyo ni Mr. kapag nakainom siya? Ayun lang, minsan minumura din niya ako. Kayo po, sir, ano po ba yung mga narinig niyo sinasabi ni ma'am dati kapag nagbubunga siya sa inyo? Hayop, demonyo, mamatay ka na. Lumayas ka dito. Nung lumayas ako, habol-habol naman siya. Oh, ano masasabi niyo dun, ma'am? Totoo po yun. Hinahabol. Walang hindi naman ako tawad sa kanya. Pinapatawad niyo naman, sir.
Ayun, pagbibigyan ko po siya ng second chance. Pero pag binasuka ako ulit ng bungangan ito, parang uwian ko na po ng katabato to. Oh, mahal niyo ba si Mister? Opo, mahal. Willing kayong magbago pag tumigil daw kayo. Opo, pati siya magbabago daw sa pag-iinom. O kayo sir, mahal niyo ba si Mrs.? Opo, ma'am. Alang-alang sa anak namin. Willing din kayong tumigil sa pag-inom? Opo, pero hindi naman ano, babera man, paminsan-minsan lang. Oh, ano pong mensahe niyo sa isa't isa? Ano pong masasabi mo, ma'am? Sabi ko sa kanya, wag na siyang layas ng layas. Mababago po siya. Eh, wag mo na rin po akong palayasin, saka wag mo akong bumbungaan para hindi na ako lumayas. Salamat pala po ako kay Sir Apitulpo na umuwi na po siya. Saka nakakain na rin ako mamaya. Kasi ilang gabi na po hindi kumakain eh. Nasabi niyo ma'am na hindi ka pa kumakain? Hindi pa po. Gusto mong kumain ngayon? Kumpay. Sus, kain lang pala eh. Akong eksperto dyan. Akin yung wallet ko. Ano bang gusto niyong restaurant? Kahit saan po sir. Okay lang po kahit sa Jollibee na lang po. Pwede ba medyo ganda-gandahan mo pa? Pasintabi na lang dun sa Jollibee. Gusto ko yung restaurant yung hindi passport. Wala po kasi akong alam sir eh. Ng restaurant eh. Ano kaya ma'am kung meron akong alam yung spiral? Ba't kaya pang ganda? Ha? Alam yung spiral? Oh. Oh, dili kaya sa The Heat. Hindi ko po alam yun, sir. Eh. Hindi ko pa napuntahan yun. Ha? Hindi ko pa napuntahan. Alam mo ba yun? Hindi nga, hindi ako nagbibiro. Yun nga, sir. Hindi ko po yun alam. Gate kayo po. Sa Spiral. Yun po ay sa isang hotel. Mm-hmm. Buffet yun. Pagkarami-raming pagkain. Pipili ka lang kung ano yung mga gusto mo. Pero ang style po sa isa mga buffet ganun, huwag kang nabaglagay sa plato. Kasi marami sa mga hindi marunong kumakain sa buffet. Dalagay agad sila sa plato nila. Dalawang ulam, tatlo. Mm-hmm. Eh paano pa yung 12 ulam pang nag-antay. Kaya dapat, ngayon pa lang bigyan ko yun ng technique. Pitas-pitas lang, tak-tak-tak, hanggang sa makakain ka ng as much as you can. Matikman po. Matikman mo lahat, ganoon. Gets mo? Opo, sir. Di ba? Para hindi masayang yung bayad. Okay. Kasi kung yung ibang nakikita ko, pag pupunta ko sa buffet, oh, gabundok yung plato, tapos tatlong ulam lang. O, oh, di pag nabusog na, wala, sayang na yung iba. Opo. Okay. Spiral, okay sa'yo? Okay po, ako po, sir. Gusto nyo ngayong gabi, spiral. Daan, kachato. Sige, spiral sila. Pero ngayon, kain muna kayo ngayon tanghali. Hindi pa kumain. Ngayon, kain tanghali. Bigyan ko si ma'am ng... Okay na ba yung tigpa 500 kayong kakainin dyan? Okay na po, sir. Yan, pang tabi-tabi lang muna yung tigpa 500. Kasya na ba yung tigpa 500 sa kanila sa palagay mo? Opo. Okay. Meron na ba makain niya? Opo, marami na po, sir. Kailan mo gusto sa spiral? Mamayang gabi o kailan schedule natin? Siya po ang mag-ano po. Hindi ko po alam. Schedule natin. Tapos pwede tayong mag-order ng red wine habang nandun kayo. Naka-red wine. Oh, alap. Wag na po, sir. Doon na lang sa bayar. Hindi pa natapos yung bayan namin. Mm-hmm. Oh, kain pa rin kayo sa spiral tapos uwi. At sasamahan kay ng robas. Isang karton. Tapos siyempre bigyan mo rin siya ng good night para maganda ang tulog nila pagkatapos noon, siyempre. Okay. Hindi po maganda ang tulog doon, sir. So, wala pang dingding yung bahay namin, sir. Sir, yung bahay namin, no? Iniwan niya kami na ganito. Kasi ay, oo nga, no? Kami, sir. Oo nga, no? Sige. Kaya iyak. Sige. Eh, kay, o, lagyan ng dingding. Kawawa naman yung bahay ni ma'am. Parang alam mo, ginagawa ko to dahil sobrang saya ko dahil napagbalik ko yung mag-asawa, okay? Sige po, sir. Mabuhay ka, sir. Mabuhay mga taxi driver. God bless po. Madam, sir. Ha?